Bakit ganyan yung mukha mo? Eh, sino ba naman matutuwa sa ginawa mo? Pati waitress, pinagsiselosan mo. Paano naman kasi? Kung ano-ano yung mga sinasabi mo sa kanya. Umuwi na nga lang tayo. Dito pa tayo magkatalo, nakakahiya. O ano? Bakit kanina ka pa walang email? Eh, ano ba kasing problema mo? Yung sa restaurant ba? Alam, hindi ko tanungin kung masarap yung mga pagkain nila. Tapos pag hindi masarap, nagreklamo ka. Pangarap mo pa naman sa pagkain. Parang may gusto kasi sa'yo yung waitress na yon. Ano ba yan, Emma? Lahat na lang. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. At kung saan ako ilulugar ang sarili ko sa'yo. Ah, basta. Ayoko lang kasi na may kaagaw ako sa'yo. Magselos ka pag nakita mong nakikipaglampungan ako sa mga babae. Hay nako, Renz. Yan ang wag na wag mong gagawin dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kaya umayos ka kung ayaw mong gawin ko sa'yo yun. Tsaka na nga, uwi na ako. Hello? Hello, love. Pwede mo ba akong samahan mamaya? May gusto kasi akong bilhin sa mall. Love, pasensya ka na. Tinatamad ako lumabas ngayon eh. Pwedeng sa susunod na lang? Ayaw mo akong samahan? Baka mamaya may iba ka na namang lakad. Umayos ka, love, ah. Alam mo, ikaw, kahit wala naman ako ginagawa, puro ka na lang selos. Kaya ikaw ang umayos. Sige na nga, babay na. Paparaning na naman. Kuya Renz. Oh, bakit? Ay, pupuntaan ka ba ngayon? Wala naman, bunso. Papasama po sana ako sa mall. May gusto po ako siya akong bilhin. Ah, ano kasi, bunso eh. Ngayon lang po ako magpapasama sa'yo, tapos ayaw mo pa. Sige na, kuya, please. Sige ka, pag hindi mo ako sinamahan, isusumbong kita kay mama. Uy, wag naman, bunso. Sige na, mag-bis ka na. Mag-bis na rin ako niyan. Sige, kuya. Thanks. Ang tagal naman ng tricycle. Ano, bunso? Wala ka nakalimutan bilhin? Wala na po, kuya. Sabi niya tinatamad siyang lumabas. Tapos ngayon. Hoy, Renz! Kuya, ba't parang galit na galit sa Ate Emma? Ewan ko ba dyan? Akala ko ba tinatamad kang lumabas? Eh, bakit kasama mo yung kapatid mo? Ate Emma, nagpasama lang po ako kay kuya. Eh, bakit kanina ako yung nag-aya? Ayaw niya. Pero pag sa'yo, sumama siya. Ano to? Lokohan? Huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid ko, Emma. Ano masama sa pagsama ko sa kanya? Huwag mong sabihin pati sa kapatid ko, nagsiselos ka. Eh ano ngayon kung sabihin kong oo? Grabe ka naman, Emma. Kapatid ko yan. Pwede ba? Ilugaran mo naman ang pagsiselos mo. Bakit ba kasi? Ako yung unang nag-aaya sa'yo, tapos ganyan yung gagawin mo? Emma, obligasyon ko samahan ng kapatid ko. Alam mo naman wala ang nanay namin dito, di ba? Ah, basta! Ako yung unang nag-aya sa'yo, kaya dapat ako yung samahan mo. Kuya, tara na po. Uwi na po tayo. Tignan mo, ninervyos na yung kapatid ko sa lakas ng bunganga mo. Tara na. Renz, ano ba? Hindi ba kayo napagod sa biyahe, ma? Medyo, anak. Ano pong gusto niyo pong alamin, ma? Ako na lang po magluluto mamaya. Ah, sige, salamat. Welcome home, ma. Oo nga po, ma. Ang tagal niyo din pong hindi umuwi. Kaya nga, mga anak, namiss ko tong bahay. At syempre, kayo. Siya nga pala, Renz. Bakit hindi mo kasama ang nobya mo? Para makilala ko naman. Hindi ko pa kasi nakita ang itsura niya. Ay nako, ma. Saka na po. May sumpong mula pa kahapon. May sumpong? Siguro inaway mo, no?
Hindi naman, may toyo lang talaga. Kuya! Siya ba, Renz? Kaya ba wala ka ng ganang samahan ako dahil sa kanya? Tumigil ka nga! Ano ka ba? Ba't mo siya tinulak? Ang kapal mo din naman para pumatol kay Renz! Halos anak mo na siya! Ano ba pinagsasabi mo? Sinabi lang tumigil ka na! Sige, magkampihan kayo! Siya bang ipapalit mo sa akin, Renz? Parang nanay mo na! Ang tanda sa'yo! Oo, nanay ko siya! Huwag mo nga ako pinaglolo ko, Renz! Totoo yun, ate. Siya ang nanay namin. Kakadating lang niya tapos yun ay ibubungad mo sa kanya. Sorry, Renz. Hindi ko naman alam na siya pala yung nanay mo. Sorry? Pagkatapos mong pagsalita ng di maganda ang nanay ko at itulak, kasabihin mo sorry? Ikaw pala si Emma. Akala ko mabait ang nobya ng anak ko. Ganyan bang klaseng babae ang gusto mong mapangasawa? Selosang wala sa lugar? Ma, pasensya na po kayo. Napagod na rin po ako sa ganyang ugali niya. Renz, tita, sorry po, hindi ko po alam. Ha? Hindi mo alam? Paano kung pagbalikta rin natin ang sitwasyon? Si Renz ang may ugali na katulad sa'yo. Magugustuhan mo kaya? Renz. Pasensya ka na, Emma, pero ikaw na mismo nagpakilala kay nanay sa ugali mo. Hindi naman sa ayaw kita, Emma. Ang selos kasi, nilulugar yan. Hindi lahat ng nakikita at nakapaligid kay Renz ay dapat mong pagselosan. Yan ang madalas na rason ng hiwalayan. Anak, kayo nang bahalang mag-usap ni Emma. Dahil ako, tapos na sa kanya. Tara na anak, gusto ko nang magpahinga. O ngayon, anong napala ng kakaselos mo? Pati tuloy si Mama nagalit sa'yo. Ngayon ka pala sana niya makikilala, pero ganyan naman ang inasal mo. Sorry na, Renz. Hindi na mauulit. Hindi na talaga, Emma. Dahil sa oras na to, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Nakakapagod na din naiintindihin ka. Wala ka na pinagbago. Lahat na lang pinagsiselosan mo. Renz, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Alam mo, Emma, kung talaga magbabago ka, dapat noon pa. Ilang beses ka na nga ako. Tinupad mo ba? Di ba hindi? Kaya huwag ka na umasa. Kaya umalis ka na. Mahal kita, Emma. Pero hindi ko kayang tiisin ang ugali mo. Kung itong paghihiwalay natin na magtuturo sa'yo para magbago, kakayanin ko. Kung talagang tayo, balang araw, pagkatagpuin pa rin tayo ng tadhana.